Ang aloe vera o aloe barbadensis ay isa sa mga paboritong halaman ng mga Pilipino at malamang meron ka nito sa iyong garden. Bukod sa napakagandang halaman, madami din palang health benefits ang aloe vera. In fact, noong mga sinaunang panahon pa, ginagamit na ito ng mga tao sa iba't ibang sakit. Tara na't ating alamin ang mga sakit na kayang pagalingin ng aloe vera at iba pang benepisyo nito. Let's start! Heartburn at hyperacidity. Nakakaramdam ka ba na parang masakit at nasusunog ang iyong dibdib? Nakakaramdam ka ba ng pangangasim ng sikmura? Malamang ito ay heartburn o hyperacidity. Kumain ka lamang ng kaunting aloe vera, mga 1 to 3 ounces bago kumain ng meal, upang mabawasan ang epekto ng heartburn. Ang nangyayari kasi ay binabawasan ng aloe vera ang produksyon ng acid sa iyong stomach at isa din itong anti-inflammatory agent. Pampababa ng BP. Ang isa sa mga pinaka-importante sa iyong kalusugan ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure. Kung gusto mong magkaroon ng normal na BP, itry mo ang aloe vera. Napatunayan na sa mga research na ang aloe vera ay tumutulong upang bumaba ang systolic and diastolic blood pressure, yung dalawang numero na nakikita mo kapag nagpapa-BP ka. Ayon sa research, ito ay dahil sa taglay ng aloe vera na aloe-amodine and aloin na responsable sa pagnonormalize ng BP. Mabahong hininga. Kung problema mo ay bad breath, gumamit ng aloe vera. Ayon sa pag-aaral ng Ethiopian Journal of Health Sciences noong 2014, ang aloe vera extract ay isang ligtas at epektibong mouthwash. Tama, dahil sa mga natural nitong ingredients na perfect para sa bibig at taglay nito na vitamin C. Mas mabuti ito kumpara sa mga nabibiling mouthwash. Ayon din sa pag-aaral, mabuti ito upang gumaling ang mga namamagang gilagid at kayang pigilan ang pamumuo ng tartar sa ngipin. Diabetes. Kumain lamang ng 2 kutsaritang aloe vera sa isang araw kung gusto mong mapababa ang iyong blood sugar. Ayon ito sa mga research. Ang ibang ang diabetic ay lagi nang ginagawa ito at marami ang bumubuti ang katawan. Ang aloe vera kasi ay nagpapababa ng blood sugar levels. Perfect para sa may mga type 2 diabetes. Sugat. Malamang alam mo na ito, ang aloe vera ay the best ipahid sa mga sugat. Sinaunang panahon pa lang ay ginagamit na ito sa mga sugat. Bakit kaya? Ayon sa mga pag-aaral, ang aloe vera ay may antibacterial properties at nagbibigay ginhawa sa tao na may sugat. Alam mo ba na ang aloe vera ay mas mabilis magpagaling ng sugat? Usually, 9 na araw lamang kumpara sa mga nabibiling pamahid. Pinipigilan din ng aloe vera ang pamumula at pangangati ng sugat. Singaw. For sure, nagkasingaw ka na sa loob ng bibig. And you know the feeling, yung sobrang sakit, lalo kapag malaki ito. Good thing, nandyan ang aloe vera to the rescue. Napatunayan na ang aloe vera ay nagpapabilis ng paggaling ng mga singaw. Nakakatulong din ang aloe vera para mawala ang sakit ng singaw. Maglagay lamang ng gel ng aloe vera sa singaw araw-araw para sa mabilis na paggaling. Hindi makadumi. Hirap ka bang dumumi o kaya naman matigas ang iyong dumi? It's time na siguro na kumain ng aloe vera. Ang aloe vera kasi ay nagtataglay ng latex at compound na aloin. Nagpapalambot ng dumi, acting as laxative. Wrinkles. Ang kulubot sa mukha o wrinkles ay hindi na talaga maiiwasan habang tumatanda. But, do not worry, ang pagpahid ng aloe vera sa mukha ay very beneficial dahil napipigilan nito ang maagang pagkakaroon ng wrinkles. Kung meron ka namang kulubot na sa mukha, ang aloe vera ay makakatulong upang mabawasan ito. Dahil ang epekto ng aloe vera sa balat ay it improves skin integrity
and naiiwasan ito na mag-dry ang balat. Panlaban sa sakit sa atay. Kung love mo ang iyong atay, mag-aloe vera ka. Ayon sa mga studies, ang aloe vera ay excellent pagdating sa kalusugan ng ating atay. Pinapanatili ng aloe vera ang nourishment at hydration ng ating liver dahil sa taglay nitong phytonutrients. You can make an aloe vera juice at inumin ito araw-araw. Tigyawat at ibang sakit sa balat. Nagtataglay ang aloe vera ng antioxidants and vitamins na tumutulong upang protektahan ang iyong balat laban sa pimples. Kung ipahid mo naman ang aloe vera gel sa iyong mukha, tutulungan nito na gumaling agad ang iyong mga tigyawat. Actually, marami talagang benefits ang aloe vera sa balat. In fact, kayang-kaya nitong pagalingin at pawalain ang sintomas ng mga sakit sa balat, tulad ng psoriasis and dermatitis. Kung susukuin mo ang mga maraming creams and moisturizers, nagtataglay sila ng aloe gel. Amazing, di ba? Pananakit ng katawan. Kung nananakit ang iyong kasukasuan at kalamnan, why not drink aloe vera juice para guminhawa ang iyong pakiramdam? Ang aloe vera kasi ay proven ng pain reliever dahil sa taglay nitong salicylic acid. Ang salicylic acid ay makikita din sa ibang gamot kontra sakit tulad ng aspirin. Pwedeng-pwedeng alternative ang aloe vera kumpara sa gamot dahil ito ay natural. Pagkalat ng cancer. Ayon sa bagong pag-aaral, pinipigilan ng aloe vera ang metastasis o yung pagdami o pagkalat ng cancer cells. Alam naman natin na mabilis kumalat ang cancer cells, lalo na't hindi agad na gamot. Ang epekto ng aloe vera ay tumutulong ito upang hindi kumalat ang cancer cells. Ayon din sa mga current studies, mas tumatagal ng higit ang buhay ng isang tao na may cancer kung kasama ang aloe vera sa kanyang treatments. Malakas na immune system. Ngayong panahon na nagkalat ang sakit, importanteng malakas ang iyong proteksyon laban sa sakit. Ang aloe vera ay may taglay na polysaccharides at micronutrients na nagpapalakas ng ating immune system. Make it a habit na uminom ng aloe vera juice. Balakubak, makati, mabilis dumami at mahirap tanggalin. Yan ang balakubak. Kung gusto mo ng natural at epektibong paraan upang mawala ang iyong dandruff sa ulo, gumamit ng aloe vera. Gamitin lamang ang aloe vera gel mula sa loob ng dahon at ipahid ito sa iyong anit. Iwan lamang ito ng 30 minutes hanggang isang oras. At pagkatapos, mag-shampoo. Gawin ito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Eye bags. Kung problema mo ang parang namamagang paligid ng mata o eye bags, look no further. Baka nasa bakuran mo lang ang solusyon. Ang aloe vera ay nagtataglay ng antioxidants, fatty acids at anti-inflammatory properties na napaka-epektibo para sa mga eye bags. Ipatong lamang ang gel ng aloe vera sa mata o dapat nakapikit ha at ingatang walang pumasok na gel. Pagkatapos ng 15 minutes, banluan ito. Pwede itong gawin araw-araw. Iwas bulok sa prutas at gulay. Isama na natin ang isang benefit ng aloe vera, ang kapasidad nitong mapanatili na fresh ang iyong mga prutas at gulay. Alam mo ba na kapag pinahid mo ang laman ng aloe vera sa mga prutas at gulay, ay tatagal ang pagiging fresh nito? Idagdag pa natin na nagsisilbing protection ito laban sa paglago ng bakterya sa mga prutas at gulay. Ilang paalala. Bago subukan ang aloe vera, mas maganda na magtanong muna sa doktor, lalo na kung meron kang sakit. Ang ibang tao kasi ay may allergic reaction sa aloe vera. Take note din na bawal ito kainin o inumin ng mga bata at mga buntis para na rin mas safe. Ikaw, ano pa ang ibang gamit ng aloe vera na alam mo? Ikwento mo naman yan sa pamamagitan ng pag-comment sa baba. Kung na-enjoy mo ang aming video, subscribe na kayo sa aming channel for more videos like this. Muli, maraming salamat and have a great day!